Ibrahim, isa sa mga hindi ko nagustuhan talaga na video mo na alhamdulillah ngayon gusto ko nang sabihin sa iyo, maski nasaktan ka at harap-harapan na ito para makita niyo mga kapatid kung paano kami mag-usap, ano? Yung video mo na napalabas mo na parang mas kinakampihan mo ang mga Israel kaysa sa ikaw mismo na Palestino na parang yung mga Hamas ginagamit lang nila yun. Pero anong masasabi mo rito, bro? Dahil ako, sa totoo lang, nasaktan ako. Hindi ako nag-comment, pero nagsabi yung mga ibang kapatid natin patungkol doon. So, ito na po ang pagkakataon para sagutin ng ating kapatid. Okay, so... Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam at sa lahat ng aming mga taga-subaybay na nanonood ngayon, ito po ay mga kasama sa mga, siyempre, minsan hindi natin inaasahan ang lahat ng mga bagay at lahat ng mga pangyayari. Kanina po ay galing kami sa studio ng Al-Majd Studio, tapos ipapalabas po yun sa YouTube, actually live po yun sa YouTube, at ang ganda ng discussion namin, ang topic namin doon ay ang the only way, di ba, Ibrahim? Ang tanging daan. Ang tanging daan lang ang nag-iisa talaga. Ngayon po ay pauwi na kami dito sa kasama natin na si Ibrahim Kaisi. Okay, Kaisi or Kaisi? How do you pronounce? Kaisi. Okay. English, first Arabic, Kaisi. Kaisi, kasi tinatawag ka ni Sheikh no Kaisi. Okay. Pero Kaisi, mas maganda yon, di ba? So, kapatid natin na si Kaisi, Kaisi, mashallah, at more than 200 followers ka na sa YouTube, bro. Subscriber. Okay, subscriber mo. Tapos dito sa followers mo sa Facebook, sa Facebook, 170. Mashallah, ang bilis. So, magto-200 na. Alhamdulillah. So, sana nafa'allahu bikal ummah. At hiniling ko sa Allah na pakinabangan ng lahat ng mga taga-subaybay mo, ang mga followers mo, kung ano ang ating naiko-contribute sa dawa. Ngayon po, sabi ko sa kanya, ang magla-live ako dito sa page ko at isi-share ko na lang. Ha? At ngayon, usaping pagkakapatiran, at ang title na nilagay ko dito ay Don't Judgmental. Kasi isa siguro sa mga kapatid natin ngayon, itong si Ibrahim, hindi ko alam kung bakit isa rin ikaw sa mga naging controversial pagdating sa social media. Dahil sa, alam mo yun? So, kaya sinasabi ko nga, huwag tayo maging judgmental, bro, eh. Minsan nagja-judge na lang tayo sa tao. So, bago pa natin simulan yan, pakilala muna natin si kapatid na Ibrahim. Magsalam ka muna sa kanila, bro. Mm-hmm. Salam alaikum sa mga followers ni Ustad. Ustad Amrullah. Magandang gabi sa inyo. Mm-hmm. Ito, matipid lang kasi siya magsalita, eh. Pero ganyan talaga yan. Mamaya-maya, makikita nyo kung paano siya bumira ng mga issue na mga itatanong natin sa kanya. Okay, Ibrahim, una itatanong ko, ano ba talaga yung totoong pangalan mo? Nung high school ka, ipinanganak ka? Bali, pagdating kasi sa Arab, nilalagay lahat ang pangalan. Pangalan mo, pangalan ng tatay mo, lolo mo, tas apelido. Oh, sa Arab unlike, yun. Oh, unlike sa Pilipinas sa atin, pangalan mo, middle name, apelido ng nanay mo, tapos apelido ng tatay mo. Oh, ikaw? So, sa Gaza, ang pangalan ko, Ibrahim Ata Muhammad Al-Kaisi. So, ang pamilya niyo, Al-Kaisi? Al-Kaisi talaga yon. May lugar sa Yemen, Al-Kaisi din ang pangalan. Tama. So, sa paglipad pa lang ng tatay ko sa Pilipinas, na yung hindi lang lupa ang sinasakop ng Israel sa amin, pati apelido. Ninakaw din nila yung Alif Lam. Uh-huh. Kaya naging Kaisi lang. Tapos yung Kaf, ginawang Ka. Kaya yun, naging Kaisi. Pero okay na din sa tatay ko yun na translate ng ganun. At least parang hindi siya magmukhang parang terrorist sa Pinas na okay. Parang... So pangalan mo, Ibrahim Ata? Ibrahim Ata. Muhammad yung pangalan lolo ko. Tapos Kaisi apelido. Mm-hmm. So sa Pilipinas, Ibrahim Kaisi lang. Pero ang naging nickname ko since high school, kasi nahirapan yung mga classmate ko, Abraham. Hindi naman pronounce Ibrahim talaga sa Arabic. So naging shortcut na yung Kaisi. So ikaw pala, lumaki din sa Pilipinas. Mga ilang taon nang nandun ka? Bali, after ako nga pinanganak doon. After ka pinanganak? Opo, sa Pangasinan. Doon ako pinanganak. Ilang taon ka na, bro? 29. Oh. Tignan nyo, 29 lang itong kapatid natin na si Ibrahim. Ibig sabihin, pinanganak ka 1992. Graduate ako noon ng high school. Subhanallah, 4th year high school, bro. I graduated 1992, batch 1992. So, doon ka pinanganak? Opo. March, hindi? January. Tigo lang nalagi ko. Uy, bay, tanda na ito. Matanda na ako siya. Kapapanganak lang, pero subhanallah. Ibrahim, ang gusto kong tanungin sa'yo kasi ay yung pagiging judgmental natin, ang tao. Ikaw ba hindi ka judgmental? Noon, medyo.
hindi naman, parang katamtama lang. Mm. Kasi sa totoo lang, kahit sabihin natin walang balbas na tao, hindi ko tinitignan yan. Hindi ko... Wala naman, parang wala na. So hindi ka masyado judgmental. Pero dati nagiging judgmental ka? Minsan lang pag may pinapareaction video siguro sa akin, minsan, kasi tao lang, baka naging judgmental ako, iwan ko lang kung paano. Mm. Wala akong maalala, pero inaamin ko na lang kahit siguro wala. Mas mainam aminin. Okay, so ina-avoid mo na lang yung pagiging kung ano ang ihusga sa'yo ng tao. Nakatanggap ka ng maraming, may mga bashers ka ba patungkol sa pagvi-video mo? Noon. Oo. Uy, ibig sabihin ngayon wala na. Bakit? May nagbago ba sa dati ng... Bakit? Parang nakita mo may mga nagbago sa dati ng pag-perform ng da'wa mo? Nakatulong ba yun? Oo, sa pagiging social media influencer, minsan yung followers mo ang parang salamin mo. Ang magsasabi kung ano yung hindi nila nagugustuhan sa'yo. Oo. Kaya nakakatulong din sila pala minsan na baguhin yung sarili natin. Oo. Kaya minsan maraming salamat din sa mga basher. Kasi nagiging perfect tuloy kami, alos na lang eh. Kayo yung salamin namin na magsasabi. Pero sana kahit ganun tayo, tignan natin yung sarili din natin. Kasi baka gusto natin maging mabuti yung tao, perfect. Tapos sarili pala natin nakalimutan na. So kung may nagsabi, bulol ka magsalita, inayos mo. May nagsabi, oily masyado, walaikum salam, oily masyado yung face mo pag nagbibideo ka, inayos mo. May nagsabing, bulol ka magsalita, inayos mo. May nagsabing, hindi ka, marumi yung damit mo, inayos mo. Inaayos mm-hmm. mo hanggat sa nagja-judge sila ng nagja-judge, inaayos mo yung mm-hmm. ayaw nila sa'yo. So makakatulong pala yun. Yung, tama yun, kasi may hadith din yata ng propeta, sinabi niya, anta mir ato akhik. Ibig sabihin, you are the mirror of your brother. Ibig sabihin, siyempre, ang magpupuna dyan, yung mga kaibigan mo na totoo. Kaya sinabi ko na bakit huwag tayo maging judgmental, bro. Kasi may mga dumating na fino-forward nila sa akin na mga minsan may mga video ka. Mm. Tapos sinasabi nila, Ustad, hindi namin gusto yung pamamaraan nito, yung mga ganito na mga sinasabi niya. Naiinis na kami. So sabi ko, direct nyo na lang sa kanya. So wag ako, kasi ako sabi ko, ang alam ko ang bawat isa may pamamaraan eh. At saka alam natin, bro, si Propeta Muhammad, nagdaawa siya, whatever, pero may mga tao parang ganun pa rin, binabati ko siya. So ano naman yung pananaw mo dun, yung sa mga ganun, na minsan nagsasabi ka, ano ka, ikaw ba yung nagsasalita na wala kang pakialam sa kahit anong sasabihin ng tao? Sa totoo lang, hindi maiwasan kasi iba yung character namin. Nag-post ako niyan yung isang araw na iba yung character minsan ng isang tao nagbibideo kumpara sa personal. Mm. Dahil minsan may nagsasabi, madaldalaw ako. Hindi ako kilala sa person. Madaldal ka daw. Kasi na nga nakikita sa video, no, pala salita ako eh. Pero hindi mukha nito parang di makabasag pinggan eh. Pero madaldal din pala ito ngayon eh. Naipon lang yung buong katahimikan buong araw. Naipon lang sa isang video na binuhos mo doon yung energy mo. Nang halos 20 minutes ka nagsalita sa video lang. Pero sa totoo pala, sa buong totoong buhay, buong mag-araw hindi ka nagsalita, doon lang sa video na yun ng 20 minutes or 10 minutes. So akala to rin ng tao, ikaw na yun, madaldal. Tapos minsan hindi ko namamala yung facial expression ko pag nagsalita. Parang Palestinong medyo galitin tingnan. Yung sinasabing Arab the way na magsalita. Nung parang mayabang ang dating namin. Which is sa Pilipino, hindi tayo sanay makakita ng ganon. Kasi kailangan yung medyo malambing, magsalita. Balikan natin yung pagiging mayabang. Sa palagay mo, mayabang ka ba? Hindi, kasi sasabihin na natin ito eh. Kasi sinabi ko sa ito, totoo na to ha. Usaping totoo na to. Kaya huwag mag-judgmental. Palagay mo, mayabang ka ba? Sa totoo lang, minsan. Minsan. Andun yung pride na pagiging Arab. Arab. Na Christino, hindi mo na maalis. Al-Munjabbar. Oo. Mm-hmm. Galing kay Gulayat, kumbaga. Oo, Gulayat. Talagang parang nilikha na yata kami ng Allah ng ganun. Dahil alam niya, balang araw magiging kalaban namin ng Israel. So niligyan kami ng parang tapang ni Omar Khattab sometimes. Pero pusong mamon, pusong talagang marunong umiyak. O, diba? Si Omar. Parang basag ulo si Omar, matibay, malakas. Pero pusong parang babae, umiiyak, marunong malambot. Oo. Malaki yung simpatya. Pupunta siya ng Jerusalem, pinalakad niya yung kasama niya na alipin ba yun, diba? Siya yung naglakad. Yung alipin niyang sumakay sa kapit. Tingnan mo, pusong ano, mamon. Subhanallah. Ibrahim, teka lang, hindi ko matandaan. Saan ba tayo unang nakita noon? Anong year ba? Natatandaan mo ba? Saan una mo ako nakita? Sino unang nakakita sa atin? Una, nakita kita sa social media, sa Facebook. Sa Facebook. Ibig sabihin, mas nauna ako kaysa sa'yo. Oh, parang gano'n, no? Oh, mayroon ka na rin, nag-start na rin. Nag-i-start ako pero hindi ko, sa personal account ko lang. Wala pa akong page. Pero nakita na tayo ng 2018, nag-start na ako yun.
Kaya yung ako nakita si Como Vlogs, inintroduce ako sa'yo kasi gusto mong gumawa ng video about sa Marawi. Ngayon, yung nangyari sa Marawi. Bumalik ngayon. Yun yung memories. Doon tayo first na nagkita yun, sinundo niyo ako para gagawin itong project na video patungko sa nangyari sa Marawi. Na i-edit ko yung boses niyo, lagyan ko ng video. Ganun. Okay. So, I still remember that. I think that was 2018. 3 years, way back 3 years ago. October something. Pero sa totoo lang, naging judgmental din ako noon sa inyo. Kasi tinawagan natin itong kapatid natin, si Ibrahim. Sabi ko, Ibrahim, nasaan ka? Kasi una yun si Como, di ba? Oh, Muhammad Como, taga Malabang. Kumusta yung pusa nyo dyan? Shout out yan. Si Como, ngayon. Nung tinatawagan ka namin ni engineer, kasama si Yusuf Abina at saka yun, sabi ko, oh, Ibrahim, where are you now? Tapos si nag-judgmental na kami agad dito sa kanya kasi parang sigat talaga dating niya. Sabi niya, "O bakit? Ba't kayo nagtatanong? Saan ako?" Sabi namin, "Grabe 'to si Ibrahim, hindi pa namin ano, nasaan na siya?" Pero sabi ko, "Ganun pala 'yun." Sabi ko, "Hindi, tignan natin siya kasi hindi pa na natin alam." Pero ang sabi sa akin ni Ibmo Muhammad Como, "Ustad, magaling ito." Nakilala ko ito si kapasid natin na si Casey dahil doon sa video na pinagginawa ko na patungkol sa Marawi, 'di ba? Tapos nagbigay siya ng suggestion, nag-edit din siya at 'yun, alhamdulillah, nakatulong yun. So yun, una, nag-judgmental na ako doon. Pero yun pala, unti-unti hindi. Kasi bro, alam mo, may hadithang propeta eh. Minsan may dumating sa kanya. Sabi niya, "Ya Rasulullah, la uhibbu hada." Hindi ko yan gusto, yung pamamaraan niya, yung ugali niya. Sabi ng propeta, "Hal araftahu? Nakita mo ba siya? O naging kaibigan mo? Nakasama mo?" Napag-alaman mo, sabi niya, hindi. Sabi niya, "Alimhu." Ngayon sabi niya, "Alamin mo siya. Kilalanin mo siya." Hanggat naging kilala niya at naging close sila at naging tibay ang kanilang pagsasamahan. Yung big kiss ng pagkakaibigan. Ang punto rito, ang tao, huwag tayo unang makita mo na lang, managja-judge ka na. Tama, since we were in elementary, na alam natin yan, don't judge the book by its cover. Yun, its cover. So yun, ibig sabihin, sa hadith ng propeta, nalalaman mo kung sino yung tao pag siya ay naging kasama mo sa paglalakbay, nakatulog ka sa kanya, at pag kayo ay nagka-negosyo ng may pera. So doon mo makikilala yung tunay na color ng tao. Ibrahim, isa sa mga hindi ko nagustuhan talaga na video mo, na alhamdulillah ngayon gusto ko nang sabihin sa'yo, maski nasaktan ka at harap-harapan na ito para makita yung mga kapatid kung paano kami mag-usap, ano? Yung video mo na napalabas mo na parang mas kinakampihan mo ang mga Israel kaysa sa ikaw mismo na Palestino, na parang yung mga Hamas ginagamit lang nila yun. Pero anong masasabi mo rito, bro? Dahil ako, sa totoo lang, nasaktan ako, hindi ako nag-comment, pero nagsabi yung mga ibang kapatid natin patungkol doon. So ito na po ang pagkakataon para sagutin ng ating kapatid. Balikan ko lang yung kanina, yung nakita nyo pala sa akin na judge, naging judge. Kasi diba? Minsan yung Tagalog ko, ganun daw, parang nahalo, Palestinian way na magsalita. Pero naging, kaya yung Tagalog ko minsan mali, katulad kanina yung interview natin, yung sabi ko na binigyan tayo ng utak, parang ang sama pakinggan. Sabi ko dapat binigyan tayo ng sariling isip. Ayun. So may mga Tagalog pa ako minsan na ginagamit yung pangkanto na medyo masakit. Depends on the language usage natin, diba? Kanina naisip ko yun, sabi ko, bakit ko sinabi ganun, parang masakit yun ah. Binigyan tayo ng Allah ng utak. Dapat pag-iisip para hindi masyado parang ang sakit, diba? Oh. Kaya ganun siguro yung Tagalog ko sa inyo, yung tumawag kayo. Bakit? Sino to? Anong? Oh, yun. Ganun eh. Sabi ko sabi ko mali-mali yung Tagalog ko minsan. Parang. Oh, pero kung siguro... Pero hindi pala bro, mali yun. Kasi nag-judge na tayo agad. Kaya si Como Vlogs, malaki yung tiwala niya kasi kilalang-kilala niya ako. Matagal na kami magkaibigan. Sabi ko, sino to? Ba't ang siga-siga niya? Magsalita siya ganun. Sabi niya, hindi ganun lang yan, pero mabait yan. Minsan si Shaitan may gagawin siya eh. Katulad yung lagi ko napapanood. Parang mag-isip ka ng masama sa kapwa. Ganun din yung nakita ko sa inyo. Masyaallah, tabarak. Kasi yung first napapanood ko na yung mga video niyo, tapos ang dami-dami. Tapos nagbakasyon yata kayo sa Pinas, tapos may mga video na kayo na nagtuturo something. Parang, sabi ko sa inyo, itong tao na ito, lang lagay mag-video. Parang binubulong din sa akin yung Shaitan na ipag-isipan kayo ng masama. Pero nawala yun konti, yung nakita ko yung video yung sa Quiapo, tapos ang ganda yung magsalita sa mga tao, mga non-Muslim. Bakit ka andito? Parang, alam mo, narinig mo na ba ang Islam? Doon ko naisabi ko, ang ganda pala itong, mabait pala to. Tapos nakita ko, si Ustad pala to, professor, ganyan. Kita nyo, minsan ang Shaitan talaga maglalagay ng ano sa utak natin. Correct. Tignan ka ng masama sa social media. At mag-iisip siya na ikaw, magja-judge ka na ng masama. Pero hindi pala ganun siya. Hate diba, niya Shaitan yung pagdadaawa sa social media. Hate niya. Pero ngayon, gusto ko sagutin, bakit yung sa video mo yung okay. Mas kinampihan mo ang Israel sa kanila? Yes. Kung may nasasaktan sa inyo, kung may nasasaktan, mas sobra nasasaktan po yung kagaya ko na may tatay doon, may mga kapatid, may stepmother, pamilya, lola, mas masakit. So, about yung sa video ko na sinabi ko na nagiging ano yung mga tao doon. Kasi na-experience ko na din eh, yung andun ako eh. After nagkaroon ng gera, nagkakagera,
between ng mga, sabihin natin, mga Hamas, resistant, nasaan sila? Nasa border ba sila para makapaglaban? Andun sila, nakahalo sa mga civilian. Okay. So pag ito naman, alam naman natin Israel, walang puso kung umatake. Kaya once na umatake sila, damay-damay na kahit sino. Correct. Ngayon, hindi ko akalain, yung words na kamali kong Tagalog ng pagsabi din ng ganun, na gustong-gusto din ng mga non-Muslim, na, oh, sabi nga ba eh, ginagawa nga shield yung mga Palestinian. Ba, hindi nila iniisip yung mga Israeli paano tumira. Ang daming batang namamatay. So, yun, yung mga panahon na yun, oo, nagiging parang shield yung mga civilian. Pero ngayon, kahit ayaw na ng Hamas na may namamatay doon sa mga civilian, is tira pa rin ang tira ang Israeli. Kaya, maraming namamatay na civilian ng Palestinian doon sa loob ng Gaza. So yung pinupunto ko doon, sa totoo lang, hirap din kami magsalita kahit ang tatay ko maraming sinabi sa akin. Pero wag ko na lang daw sabihin sa public. Kasi nga, matindi yung sitwasyon niya doon, under siya ng government eh. Oo. Ng Fatah, yung government tatay ng Palestine. Tatay mo yun, nandun pa rin siya? Oo, sa loob ng may Gaza. May communication pa rin. Opo. Kayo. Kaso yung namumuno ngayon sa Gaza is yung mga Hamas. Sila yung gobyerno doon. Kinuha nila yung school ng tatay ko for 8 years, hindi siya makapagturo. Professor siya, hindi siya makapunta sa school. Kinuha ang school niya hanggat hindi mag-support ang mga tao sa kanya. Sweldo niya nabawasan. Bakit? Sweldo, ilang buwan wala siyang sweldo kasi sinabi ng gobyerno ng Palestine, hindi namin ibibigay yung mga sweldo ng mga tauhan namin hanggat hindi isurrender ng Hamas ang buong Gaza na hawakan namin. Okay. So naipit. So maraming conflict kaya wag tayo masyado, yun nga, yung title nyo, judgmental. Kasi hindi natin alam na nakasalalay yung leeg ng tatay ko doon. Hindi lang siya makapagsalita about dito. Maraming natatanggap ng itong Hamas na donation mula sa ibang bansa, Qatar, Turkey. Pero kaysa, sa totoo lang, sa isipin nyo, kaysa gamitin sa mga tao, ayusin yung mga school, mamuhay lang ng simple, i-unlad ba yung lugar ginagamit sa weapon para tirahin ang Israel? Ano sa tingin nyo din, di ba? Okay, so tama. Ibig sabihin ngayon po, nasagot na kung sino yung nagtanong doon patungkol doon. So mga it's a port of, sort of hugot lang yun. Siyempre, nararamdaman din yan. At alam mo ba, Ibrahim, sa totoo lang, nung ako nasa Madina, mayroon akong naging close friend. Best friend ko taga-Gaza. Ngayon ko lang ngayon sasabihin, ikot sa'yo na sabi kanina. Pangalan niya si Nasim. So naging close friend ko yun. Laging minsan kumakain pa yun sa akin. May palapa. Alam mo yung palapa? Nakakain ka na ng palapa. Yun, kumakain yun sa akin. Tapos kinukwento niya sa akin yung ganun. Minsan nga, in-invite ako papunta sa Palestino. So alam po natin mga kapatid, sa totoo lang tayo mga Muslim, ang Palestine, ang patungkol sa Masjid al-Aqsa, pagmamahal natin yan. Nandito yan sa puso natin. Kaya sana ito, huwag tayong maging judgmental, ano? Sa kahit sino. Hindi na alam yung politiko na pressure na nangyayari doon. Oo. Na sobrang matindi talaga. Ano nang... Ibig sabihin, against ako sa Hamas. Oo. Dahil may, mabuti yung mga tauhan. Pero oo, mismo yung minsan yung namumuno. Tulad ng pinost na yan ni ano, eh, Jabir, na isang Madina boy. Oo. Na sinabi na yun, nakakalungkot. Kasi hanggat hindi maayos ang akida ng mga andun din, is, di ba? Kung mas kumukuha sila ng tulong sa mga Shia kaysa sa Sunni, di ba? Something, may politiko yan, magulo. After all, at the end of the day, bro, in the day of judgment, Allah subhanahu wa ta'ala will judge us. Di ba? Mahirap yung nag-judgmental tayo sa ibang tao, pero hindi natin alam sa araw ng paghukom, tayo pala yung lilitisin ng Allah na tayo maraming pagkukulang. Di ba? So, ang ganda yung sabi ni Umar ibn al-Khattab, hasibu anfusakum kabla anto hasabu. Ibig sabihin, timbangin mo sarili mo. Bago pa sa araw ng paghukom, titimbangin yung sayo, bro. Di ba? Ikaw, dahil ngayon naging sikat ka na sa social media, sa YouTube, yan, mashallah, maraming ka ng followers. Anong may papayo mo, bro, sa mga nagdadaawa? Anong may papayo mo sa mga sumisikat na katulad mo? Kanina, nabanggit mo yun. Meron kang video na gagawin na pang sikat. I-upload ko pala yung video ko na about sa hangad mo ba sumikat o wag mo nang hangarin. Kasi ako mismo, papunta na doon, di ba? Dahil pwede ko din gamitin siya na bilang pagkikitaan. Hinahara ko ng mga companies, ganyan. Pero, hindi mo namamalayan, may itataya. Kapalit ng kasikatan, may itataya ka din na minsan. Yan nga, marami ka ng taga-subaybay na minsan konting mali mo, ipagpipiyastahan ka. Ikakalat nila sa social media. Kaya yun din ang mahirap sa pagiging sikat talaga. Mashallah. Abangan nyo yung video na gagawin ko dyan. Maganda, maganda yun. So, hindi mo hangad yun yung pagiging sikat, pero ang sa atin lang may bigay natin yung ano. Ito kabayan natin, dito kami sa McDo. Bro, nabanggit mo, pinapanood mo yung mga video natin. Okay. Bisaya ka bro, di ba? Ilonggo bas. Ilonggo, pero sa Bacolod. Bacolod, mashallah. So, anong masasabi mo sa mga video natin, bro? Although ikaw, Kristiyano ka, kami Muslim. Yung masabi ko sa video mo, wala akong masabi, the best. Mashallah. Para sa akin, parang ang paniniwala ko sa Muslim is number one. Alhamdulillah. Number one, sir. But only the, may kunting different about sa Christian and Muslim. But para sa akin, parang parehas lang naman eh. Kasi si Jesus,
Ano, di ba? Parang... Anong pangalan mo, kabayan? William, sir. William, William, magandang pagkakataon to. Nagdi-discuss lang kami dito, huwag maging judgmental. Pero ang ganda yung punto na sinabi mo, na maganda yung mga video na napanood mo. Hinihiling ko sa Allah sa tunay na tagapaglikha na sana ikaw ay bigyan ng gabay. Patnubayan ka, dahil alam natin anuman ang mayroon tayo dito sa mundo, yaman, kaalaman, kasikatan, lahat ito ay maglalaho. Tama. Ang tanging magiging kasama natin sa libingan natin, lalo na sa araw ng paghukom, ay ang paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos.